Tiniyak ng Department of Agriculture na ngayong Hunyo, inaasa makukumpleto na ang distribusyon o pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka. At bagamang ang islang lubos na naapektuhan ng sobrang taas na presyo ng langis. Bukod pa dyan, siniguro rin ng DSWD na patuloy ang kanilang pamamahagi ng financial assistance sa ating mga kababayan. Si Mela Lasmora sa detalye. Rise and shine, Mela. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at mga bilihin ngayon, kapwa tiniyak ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development sa programang Laging Handa na may mga ayuda pang aasahan ang publiko mula sa gobyerno bago magtapos ang termino ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DA Secretary William Dar, ngayong Hunyo, kumpiyansa silang makukumpleto na ang kanilang distribusyon ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisdang lubos na apektado ng taas presyo sa krudo. Bukod pa rito, tuloy-tuloy rin anya ang iba pa nilang financial assistance para sa ating mga kababayan. Mayroon tayong fuel subsidy, 500 million. Halos yan ay naandun na sa mga region. So binibigay na both for fishers and corn farmers. Another one, mayroon tayong rin rice farmers financial assistance, 8.9 billion pesos. We will now enhance this. On top of that, gusto ko rin banggitin na mayroon din tayo 3 billion peso na para sa fertilizer subsidy at pinaragdagan po natin ng additionally 6 billion para sa rice and corn farmers. Kasabay niyan, giit naman ni DSWD spokesperson Director Irene Dumlao, sa loob ng buwang ito, inaasang masisimulan na rin ang pamamahagi ng 500 pesos per month subsidy para sa mga low-income families na una nang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatayang nasa higit 12 milyong pamilya ang makikinabang dito na dati na rin kabilang sa mga unconditional cash transfer ng pamahalaan. Meron po tayong mga pinag-usapan with the DDM, the Department of Finance, and hindi naman po natin nakita na may delay. May sinaayos lang po tayo ng mga kinakailangang proseso para po matiyak natin na magiging maayos itong pamamahagi ng tulong na ito. Isa sa mga bagong sakuna na sumubok sa administrasyon ngayon ay ang pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Pareho namang tiniyak ng DA at DSWD na hindi nila pinababayaan ang mga kababayan nating naapektuhan doon. Kami po ay nasa rehabilitation. Kung umupa na ito, handa na po kami magbigay ng mga pamuto o mga seedlings po. Dagdag pa ng DSWD, kahit pa may dumating na bagong kalamidad, sa gitna ng transition period ng outgoing at incoming government officials, walang dapat ipag-alala sa kanilang pondo. Sapat yung ating standby funds at yung ating mga stockpiles. Kung sakali man na dumating yung mga bagyo sa panahon po na ito, handa ang ating central office, ang ating National Resource Operations Center at ang ating mga field offices. Mela Lasmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.